Magandang araw po sa ating lahat, mga boss. Alin nga ba ang dapat unahin natin kapag nagpintura po tayo ng bakal? Primer ba o masilya? Yan po ang tanong po natin ngayon. At panoorin po niyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung alin po talaga ang dapat unahin. So let's go! Ito po yung ginawa po namin, mga boss. Inassemble po namin ito gamit po ang tubular na 2x4 by 2.0 gauge. At binubungan po namin ito ng fiberglass. Kaya para po siyang salaming tingnan. Panoorin po ninyo, mga boss, hanggang sa dulo para po malaman po talaga ninyo kung alin po ang dapat unahin kapag nagpintura po tayo ng bakal, mauna ba ang masilya o ang metal primer. Sa ginawa po namin pag-assemble nito, mga boss, ang ginawa po namin ay ipinatong po namin bilang pattern doon po sa lumang nakalagay po dito na mga tubular. So dahil sa nabulok na po siya, pinalitan po namin, ipinatong po namin dito. At dito po namin inassemble para sureball po talaga na hindi magka-problema sa sukat. At kapag natapos na po yung pag-welding, tanggalin na po namin itong luma, itong kulay itim. At siyempre, mga boss, bago po pininturahan, yung mga pinag-weldingan ay hinasa po muna ito gamit po ang grinder para po pumantay po siya bago pinturahan. At bakit po natin pininturahan ito ng metal primer o epoxy primer, mga boss? Para hindi po basta-basta makalabas po yung kalawang. Ang ginawa po namin, mga boss, ay una po naming tapusin sa pagpintura yung pinakataas para po maikabit na po namin yung aming bubong dahil umuulan-ulan na po. At ang bilin po sa amin na may-ari, kailangan maikabit na po para hindi po mabasa yung kanilang loob po ng bahay dahil naaanggihan po doon sa loob kapag umuulan. So inuuna po namin yung taas. Ang ginawa po namin, mga boss, pinuturahan namin yung taas tapos sinagi na rin namin pati yung gilid para kunting retouch na lang po, kunting cutting na lang po. Saka po kami magmasilya. At ang gamit po naming masilya dito, mga boss, ay hindi po body filler. Pwede rin naman yung mga body filler. Pero mas gusto ko po na gamitan ito ng all-purpose marine epoxy na gawa po ng cord. Tinitimpla po ito ng 1:1 ratio. Ibig sabihin, pantay lang po yung dummy, yung A and B. So ang tanong, mga boss, matibay ba na ito po yung gamitin nating pangmasilya para po sa ating mga metal o mga bakal? Yes po, matibay po ito dahil nga sa epoxy po ito at mas level up ito kung ikumpara po natin sa body filler. Ang kaganahan lang po doon sa mga body filler ay mas mabilis po siyang matuyo. Dito naman sa all-purpose epoxy marine ng cord, mga boss, ay matuyo na ito sa loob po ng 45 minutes hanggang isang oras. Pero kapag natuyo na po at ikumpara mo kung gaano po katigas ang epoxy doon po sa body filler, ay natural po na mas matigas po ang epoxy. Ang technique lang po dito, mga boss, na kailangan kapag nagmasilya po kayo, gamit po ang all-purpose epoxy. Pagkatapos niyong imasilya, pantayin niyo po gamit po ang tubig. So basahin na lang po yung inyong mga daliri, tapos saka ninyo ipunas yung basang daliri doon po sa pinagmasilihan para po pumantay po siya. Dahil kapag hindi po niyo gawin yan, kapag natuyo, matigas po siyang lihain. So mas maganda, pantayin niyo po gamit po inyong mga daliri, isasaw-saw niyo sa tubig para kunti na lang po ang lihain po ninyo. Palala ko lang, mga boss, kapag nagmasilya po kayo ng epoxy, ang magandang gawin, mga boss, na huwag ninyong basain yung inyong masilihan. Saka na kayo magbasa o saka ninyo basain kapag natapos na po ang masilya. Mas makapit po ang epoxy na cord marine epoxy kung imasilya mo ito ng tuyo. Yan po ay base po sa aking karanasan sa kahit anong brand po ng epoxy. At ngayon, mga boss, dito po ninyo malaman kung alin po ba talaga ang mauna kapag nagpintura po tayo ng bakal. Masilya ba o metal primer? Ganito po ang explanation niyan, mga boss. Kailangan po nating unahin ang epoxy primer para po maproteksyonan yung ating mga metal o mga bakal para po hindi po basta-basta makalabas yung kalawang. Dahil meron po siyang anti-rust technology itong pintura na epoxy primer o kaya kahit anong klaseng metal primer. May mga pintor po akong nakasabayan, mga boss, na talagang inuuna nila yung pagmamasilya kaysa epoxy primer. At doon ko po sinasabi sa kanila na dapat hindi po yon ang mauna. Yung iba nakikinig, yung iba hindi. Dahil siyempre parang sinasorkat yung trabaho at minamadali yung trabaho. Pero ganito po ang explanation, mga boss. Kailangan po na huwag po mauna yung masilya o body filler man yan o epoxy doon po sa bakal na wala pang pintura. Dahil kailanman, mga boss, hindi po pwede na gawin po nating anti-rust yung mga pangmasilya natin. Dahil hindi po talaga kayang pigilan ng masilya yung kalawang. Kaya ang advice ko po sa inyo, kapag magpintura po tayo ng metal o bakal, kailangan po muna natin gamitan ng metal primer. Maging red oxide man yan, red lead. At ang pinakanabis talaga, mga boss, na pang
primer sa mga bakal, epoxy primer po talaga o kaya yung mga synchromate. At ang tanong po mga boss, kapag namasilihan na po natin yung ating mga metal o yung ating bakal mga boss, alin po ba ang dapat unahin? Kulay ba o primer? Natural mga boss, i-primer niyo po muna. Tandaan niyo po mga boss, basta meron pong masilya, kailangan po ang primer. Hindi po pwede mga boss na i-direct po natin yung kulay doon po sa ating masilya. Mali po yun. Dahil ang kulay mga boss ay nakapatong po talaga dapat siya doon po sa primer. Kahit anong klaseng pintura mga boss, mapambahay man yan, mapangkutsi, kailangan po mauna po talaga ang primer. Dahil doon po kakapit yung ating kulay. So ang tanong ulit mga boss, ano ba ang masamang epekto kapag unahin po natin yung kulay, wala na pong primer? Ang masamang epekto mga boss, kadalasan po kasi sa mga kulay po natin, kadalasan makintab po siya. O kahit hindi po makintab, basta wala pong primer, talagang matutuklap po siya. Mabunggo lang ng kaunti, matuklap, tapos pagka hilain niyo po yung natuklap, matuklap na po siya ng buo. Kadalasan po, baka encounter po kayo ng ganyan, kadalasan sa mga wall po ng bahay. Magtataka kayo kung bakit natutuklap po siya. Pagka ituklap po siya, hilain mo siya, natutuklap yung buong pintura ng wall. Yan po ay dahil wala pong primer o kaya dahil po sa alikabok. So kung napansin po niyo mga boss, matapos na po nating masilyahan, matapos na po nating gamitan ng primer, ngayon kukulayan na po natin. At ang gamit po naming pangkulay po dito mga boss na kulay black, ito po ay cord marine enamel. So matibay po ito mga boss dahil siyempre lumalaban po ito sa tubig. So dahil nasa labas siya, wala pong problema sa tubig at wala pong problema kapag nainitan po siya. So kung napansin po niyo mga boss, hindi na po kami mahirapan na magpintura po nitong kulay black na baka masagi po doon po sa bubong dahil meron na pong bubong na inilagay dahil umuulan nga po. Hindi na po kami mamroblema nito dahil pininturahan na nga po namin yung ibabaw at sinagi na rin po namin yung gilid para kunting cutting na lang po. So sa ganitong klaseng procedure mga boss, mapaganda natin yung trabaho, malinis yung resulta, at higit sa lahat, matibay po siya. Dahil nga, hindi po shortcut o hindi po natin minagic yung trabaho. So sa ganitong klaseng proseso ng trabaho mga boss, makakuha po tayo ng maraming kliyente. Marami pong magpagawa sa atin dahil nga, maayos yung paggawa po natin. Siya nga pala mga boss, ang product po ng cord ay mabili po sa inyong mga soaking hardware na malapit po sa inyo. Mabili rin po ito sa mga malalaking hardware kagaya po ng Wilcon Home Depot. At syempre, mabili po ito sa mga online shop din kagaya po ng Lazada at Shopee. Now ay may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, now ay mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito mga boss ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po!